400 kilometers daw ang pinakamahirap sa lahat ng distansya ng ODAX. Mas mahirap pa raw ito sa 600 kilometers. Bakit nga ba? Sa video na ito, ikikwento ko ang karanasan ko sa ODAX 400 kilometers Subic Sual at ilang tips na natutunan ko rito. Siklista ka bang mahilig sa bike trips at tips? Hi, ako si Jangan Bikes at gumagawa ako ng lingguhang videos tungkol sa mga adventures ko at mga bagay na natutunan ko rito. Kung ganito rin ang hilig mo, like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para una mong malaman tuwing may bago akong video. Follow nyo na rin ako sa @JanganBikes sa Instagram, TikTok at Facebook. Halika na, tuloy na tayo sa video. Nagsisimula ang kwento na ito sa Bohol. So grabe na yung sakit ng tiyan ko at hindi ko nakakayanin. At tumuloy pa sa 400. Dahil hindi ko natapos ang 400 kilometers ODAX Bohol noong March 23, 2024, kinailangan kong bumawi ng 400 kilometers para maabot ang super randomer status at ang kasunod na schedule ang ODAX 400 kilometers Subic sa April 27, 2024. Ang ruta ng ODAX 400 nito nagsisimula sa Subic, pupunta pa norte hanggang Sual, Pangasinan at babalik sa Subic. Karamihan ng ruta patag maliban sa mga ahon sa Masinloc, Zambales at sa magkatabing bayan ng Burgos at Mabini sa Pangasinan. Ang cut-off time, 27 hours. At ang cut-off time na ito ang nagpapahirap sa ODAX 400. Paano? Sasagutin natin yan mamaya. Kasama ko rito sila Carlo, Jean, at Dustin. Personal target ko nito ang 20 hours, katulad lang sa Bohol. Pero nang pag-usapan namin ang ruta, nagmukhang kayang abutin ng 18 hours. Makakatapos kaya ako sa oras na ito? Abangan nyo rin yun mamaya. Nagsimula ng alas 4 ng umaga ang ODAX at mabilis-bilis ang pace namin nito para maunahan ng peloton sa mga masikip at madilim na daan sa sementeryo ng Olongapo at papunta sa bayan ng Subic. Pagdating sa mga pataglagpas ng Subic, nasa mga 30 to 35 kph ang trend namin kasama ang grupo nila Gabi, Amiko at Darren. Unang beses ko mag-ODAX Subic ng Abril. Madalas, Disyembre ako sumasari ng ODAX dito kaya sanay ako na lagpas alas 6 nagbubukang liwayway. Pero dahil Abril at tag-araw, alas 5:30 pa lang, maliwanag na. Aliw din na may makapal na hamog sa mga palayan ng Zambales nito. Malamig-lamig pa. Pero inaasahan kong bubulusok ang init mamayang hapon dahil kalagitnaan nga ito ng tag-araw. Abangan nyo mamaya kung hanggang sa naabot ang init. Mga 5:43 AM kami nakarating sa 50 km checkpoint sa Kabangan, Zambales. Scan lang ng QR code, kain at inom ng mabilis, tapos padyak na. Pagkapadyak namin, may tumabi sa aking siklista at nagtanong, ODAX pala ngayon? Rider siya na taga-Kabangan na nagpakilalang Kuya Pat. Nagpaalam siyang sumama sa tren namin hanggang Masinloc na mas mabuti na rin para sa group dahil may dumagdag sa trangkuhan. Madalas din mangyari sa akin ang ganito, na ang daling makipagkilala ng ibang tao habang nagbibisikleta. Mas madaling lapitan at makausap ng iba dahil halos pareho ang pinagdaraanan nyo, literally at figuratively, sa panahon na yon. Nangyayari rin ba ito sa inyo? Comment nyo lang sa baba. Umabot kami sa 12 siklistang papunta sa Masinloc. Ang bilis namin, 35 kph. Malaking tulong siya sa hangad kong makatapos sa loob ng 18 hours sa ODAX na ito. Nagpatuloy kami sa 30 to 35 kph baseline hanggang sa mga ahon ng Masinloc. Dahil iba-iba na yung bilis namin sa mga ahon, nagkahiwa-hiwalay na kami rito. Pero okay lang kasi malapit naman yung Masinloc aid station kung saan namin balak tumigil at magsama-sama ulit. 11:38 na nang makarating kami sa 100 km checkpoint sa bayan ng Masinloc. Para sa mga kasali sa ODAX 200, dito magpapascan ng QR code at iikot pabalik na sa Subic. Pero kami, nakasali sa 400, sa kilometer 150 sa Dasol, Pangasinan pa ang checkpoint at doon pa kami magpapascan ng QR code. Pagkatapos ng konting pahinga sa Masinloc, nauna na kami nila Carlo, Jean at Dustin. Nakasama na rin namin dito si Philip na isang super randonneur na nakasali na sa ODAX Paris-Brest-Paris 1,200 km ride sa France. Yung grupo namin ng lima ang nagtrangkuhan at napanatili namin ang 30 to 35 kph na pace. At nakarating kami ng 9:04 AM sa kilometer 150 checkpoint sa Dasol. 150 km checkpoint. Pagkatapos ito, hindi ko na alam kasi hindi pa ako lumalagpas dito. Nagpahinga lang kami ng konti rito at saka lumarga na. Tinanong ko kung anong pace gusto ng grupo. Sabi ni Carlo, 30 kph na lang. Sakto na rin dahil nagsisimula ng bumigat yung mga binti ko. Yan talaga mangyayari kung puro kargahan yung simula. Kilometer 65. Mahabang falls flat na nakakalaspag. At grabe na yung init. Grabe. Desierto. Pagkatapos ng Dasol. Sobrang
init. Walang puno. Ooh. Dito ko na rin naramdaman ang sikat at init ng araw. Halos wala nang puno sa tabi ng kalye rito. Puro kasi bukid at asinan na. Ang lakas na rin ng headwind sa mga bukas na bukid dito. At kahit na malakas ang hangin, hindi siya nakakapawi ng pagod dahil napakainit nito. Dito na banda sa Pangasinan umabot sa 40 degrees Celsius ang init. Iniisip ko nga, ganito ba ang pakiramdam sa loob ng air fryer? Nakaranas na ba kayo ng ganitong katinding init sa ride? Comment nyo lang sa baba. Salvation! Tumigil kami sa 7-Eleven sa Mabini, Pangasinan bago ng isang ahon. Nakakita ako rito ng onigiri. Madalas kong hanapin ang onigiri sa mga convenience store kapag bumabiyahe ako sa Japan, Taiwan, or Korea. Hinahanap ko rin siya tuwing kumakain sa mga Japanese restaurants. Pero dito ko natuklasan ang laking tulong nito sa gitna ng Odax. Ang onigiri ay Japanese rice snack na kadalasan may palaman na salmon, tuna, o beef. Para sa akin, saktong ride snack ito kapag umay na sa energy gels at bars. Nasa tamang dami ito ng kanin na magbibigay ng lakas pero hindi ka masyadong mabubusog. Pagkatapos kumain at mag-refill ng mga bote, nagpasya sila Jean, Dustin at Philip na magpahinga muna. Kaya nauna na kami ni Carlo. Ramdam na rito talaga ang pagtirik ng araw. Dito na banda tumama sa 51 degrees ang thermometer ng bike computer ko. At lalo pang lumakas ang hangin pagdating namin sa Alaminos, Pangasinan. Pagkarating namin sa 200 km checkpoint sa Sual, laking gulat ko na nakuha namin ito ng 7 oras at 20 minuto. Talong-talo nito ang mga personal record ko sa 200 km dito sa Subic, Zambales. Pero dahil ganito kabilis ang oras namin, inaasahan ko na pagbabayaran ko ito sa pagpadyak namin pabalik sa Subic. Gumagapang na sa akin ang pagkalaspag, pero pakiramdam ko na kakayanin ko pa naman ito. Sa tingin ko, kailangan ko lang ng konting pahinga pa. Mga 20 minutos kami nakatambay doon sa checkpoint, tapos pumadyak na kami. Medyo gutom na ako neto at gusto ko na sana tumigil para kumain. Pero sabi ni Carlo, mas mabuti na doon na lang sa 7-Eleven sa Mabini dahil malapit na lang siya. Kung naghahabol ng oras sa Odax, maliban sa pagpili ng tamang pace, mahalaga rin na magplano ng mga tigil na hindi masyadong magtatagal. Kung tumigil kami sa restaurant, siguradong matatagalan kami dahil hihintayin pa ang pagkain na maluto. Sa 7-Eleven, nandun na. Kaya kumapit ako sa trangko niya hanggang umabot kami roon. Lifesaver. Mula rito, ramdam ko na talaga ang bigat ng mga binti ko at nahirapan na talaga ako kumapit kay Carlo at tuluyan na akong naiwan sa isang maliit na ahon sa Pangasinan. Naiwan na ako ni Carlo. Kaya malakas yung pace niya eh. Pabalik na rin ako sa Dasol. Papalapit na sa 250 km checkpoint. Yung mga kasama ko, si Jean at si Dustin. Yung huli kong balita na sa may Alaminos, kumakain sila. Ngayon, maintain na lang ng pace para makabalik. Sana makabalik sa Subic bago maghating gabi. Yun naman target ko. Nakarating ako sa kilometer 250 checkpoint sa Dasol, Pangasinan ng 2:16 PM. Hi Jeff! Hello! Ngayon na mag-isa ako. Nagto-tour de 7-Eleven. Na ako. Tumitigil. Hinahanap ko itong tuna mayo, onigiri at coke. Kasi nagsawa na ako sa gels at bars ko. Nakakatuwa yung tapat ng 7-Eleven na ito sa Infanta, Pangasinan kasi ito na yung plaza ng bayan na may malaki at napakagandang puno ng akasya. Pinapanood ko lang tumambay ang mga tao rito at iniisip ko lang, ang sarap siguro tumambay dito kung hindi ako pumapadyak ng 400 kilometers ngayong araw. May mga natigilan na ba kayong lugar sa gitna ng ride at napaisip kayo, sana nakatambay lang kayo doon at hindi na kayo pumapadyak. Comment nyo lang sa baba. Pero gaya ng lahat ng grad tours, kailangan makarating sa finish line at pumadyak na ako. Mga 5 PM na ako nakarating sa Masinloc checkpoint, nasa 300 kilometers na ako nito. At dito kami nagkita ni Chaz na tinapos ang 100 kilometer popular ride nung umaga. Ha! Oh no! He's dying! Hey Chaz! Don't die! Thank you for coming.
What's worse, this or Audax Cavite? Tagal lang niya ito eh. Is it the heat? Is it the length? Para sa akin yung distance kasi wala akong mileage. Kasi trainers ka lang ng trainers. Yun, PR nga yung first 200. Pero medyo everything malala, else, gap. Medyo malala yung pace nyo. Bakit nyo ginawa yun? You're in the zone. Pagkaikot, fuck. Pero the hangin. Di naman deadly headwind. Manageable. Naka 27, 28 pa ako mag-isa. Basta patag. I saw in the live 360. Sa climbs, wala na. What you want? Banana? Ice. Bukari? Medyo natutunaw na yung ice. Isang hack sa Audax Subic. Pag may ice, magbawon kayo sa likod nyo. Pero since naubos na dito sa checkpoint, just palagay ng ice. More ice, please. Ah, madami. Marami. Ito si Chaz sumunod sa amin kasi gusto niya kaming bantayan dahil may biyahe kami. Next, this week, pupunta kaming Bhutan. So, more? Naninigurado lang siya. More ice, please. So, aabangan niya yung iba namin kasama rito sa Basinlok checkpoint. Kanina, may nagtanong sa akin kung first time ko. Ah? Sabi ko, first time ko mag-popular. Malaking pasalamat kami sa kanya dahil nagdala siya ng supplies para sa grupo nang maubusan na sa checkpoint. Hindi talaga kami nagpapasag tuwing Audax. Pero nung Audax na ito, mas gusto ako bantayan ni Chaz dahil aalis kami sa darating na linggo para sa anniversary trip namin sa Bhutan. Buti na lang din pumunta si Chaz sa Masinloc dahil may kinailangan siyang iligtas. Ano yung nangyari? Abangan nyo mamaya. Hindi na rin ako nagtagal na tumigil dito at nauna na akong pumadyak. Yung ahon palabas ng Masinloc, pakiramdam ko isa sa mga pinakamahirap kong ahon dahil sa pagkalaspag ko ng oras na ito. Pagkatawid, pinilit ko na 20 to 25 kph ang bilis ko para umabot sa oras. Napatigil pa ako sa isa pang 7-Eleven sa iba para sa isa pang onigiri, juice, at kape dahil na rin inaantok na ako nito. Naabutan ko rito si JM na kasama ko sa Rafa Cycling Club Manila at nakilala ko rin dito si Mike na nakasali na rin sa 1,200 km Paris-Brest-Paris ride. Habang nagpapahinga kami rito, kinikwentuhan kami ni Mike ng mga karanasan niya sa PBP. Ang isa ko pang gusto rito sa Audax, yung community. Kapag may naabutan kang rider sa parehong ruta, parang madali na makipagkilala dahil nga pareho ang pinagdadaanan niyo sa araw na yon. Pakiramdam ko tuwing nangyayari ito, hindi ako nag-iisa. Nauna na ako natapos ng pahinga at pumadyak na ako papuntang Kabangan. Nakarating ako sa kilometer 350 checkpoint doon sa Kabangan, mga 7:34 PM na. Nakasabay ko pa nga rito si Mike. Pagkarating, sinabihan pa nga kami ng Marshall na 15th at 16th daw kami sa para sa 400. Hindi karera ang Audax. It's not a race. Not a race! Not a race! Pero medyo nabuhayan ako ng loob nito dahil nasa top 20 kami ng halos 220 riders na kasali sa araw na yon. Kumain lang kami ng sandali pero nauna na akong umalis sa Kabangan. Dahil gabi na at mas malamig kumpara nung hapon, mas nadalian akong pumadyak ng 28 to 30 kph nito. Pero hindi pa rin tuloy-tuloy yung pagpadyak ko nito. Napatigil ako sa huli kong 7-Eleven sa San Felipe at naihi rin ako sa may bandang San Marcelino. At sa wakas, nakarating na rin ako sa Subic. Okay, natapos sa wakas. Dumating ako 9:46, so yung oras ko siguro 17:46 unofficial sa Audax 400 Subic. Ibang klase. Well, kanina nag-PR ako sa 200 kilometers nung nakarating kami ni Carlo sa Sual. 7:10 ata oras ko nun. So, pagkatapos nun, nahirapan na ako. Nalaspag na. Pero si Carlo, dire-diretso pa rin siya. So, ayun, kulang talaga ako sa endurance.
hindi ako masyado nagma-mileage tulad ni Carlo. Kaya naiwan niya ako. May sinabi siya kanina, unofficially fifth siya sa 400 out of 200 something participants. Ako di ko alam. Titignan ko na lang siguro yung official results pag lumabas na. Pero ibang klase itong 400. Pero nabawi ko yung Bohol, yung kamalasan ko nung Odax Bohol. Grabe laspag. Actually, yung baga ko okay lang. Nag-zone 2 lang ako nung pabalik na. Nung mag-isa na lang ako, zone 2, zone 3. Pero yung legs ko yung talaga naubusan. As in, pagod talaga. Pagod talaga yung legs ko. Uulitin ko ba to? Kung gusto ko mag-SR, kailangan ko mag-600 na mas malayo pa. Eh, hindi ko alam. Kailangan ko ng magandang tulog muna. Si Dustin natapos sa oras na 18:58 at natapos ang grupo nila Amico, Gabby at Derek sa oras na 20:07. Si Gene naman did not finish dahil sa lala ng cramps. Napatigil siya sa may kilometer 275 dahil umaabot sa dibdib yung cramping niya. At buti na lang talaga na sa may iba lang si Chad nito para mabalikan niya si Gene. Tinubukan naming lahat na mag one shot sa Odax 400. Ngayon na nagawa ko siya, napakahaba nitong gawin sa isang ride lang. Sa Odax 600, kaya pang hatiin ang ride ng isang tulugan dahil 40 hours ang cut-off time nito. At ito ang nagpapahirap ng Odax 400. Oh, you. I'm dead. You're dead. You're here. You made it. I made it. You made it. Sa mga kwento ng mga nakaabon na sa super randomer status dahil ito sa kakulangan ng oras para makatulog ng maayos. 27 hours ang cut-off time ng 400 at mabibitin daw talaga kung subukan matulog. Hindi tulad ng 600 na 40 hours ang cut-off time kaya kaya pang makapahinga sa mga hotel sa daan. At ang 300 naman daw, kayang-kaya talaga sa isang araw lang. Kung kailangan makatulog sa Odax 400, maging maingat lang sa tagal nito para may sapat na oras na umabot sa cut-off time. Ngayon ang pagbike ko pabalik sa hotel at ito na yung pinaka mabagal na 400 meters sa buhay ko. Gapang. Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang.